What's up guys? Welcome to my channel. My name is Jason on Jason TV Negosyo. And for today's vlog mga kanegosyo, ito na pong pangunian ng pagpakain sa ating pong mga alagang baboy, ating pong F1, which is the fourth batch of my fattener. So, mamaya po, no, darating na po yung sundo nila. Kunin na po sila mga kanegosyo. Out of these 10 heads mga kanegosyo, 10 lang po yung, 7 lang po yung ating pong ibibenta. Tatlo po dito is ihanda natin kasi binyag po ng aking first child. So, tingnan natin mamaya, no? Sa vlog na ito, hindi po natin gagamitin yung kiluhan na hinihiram ko, no? Kikilo po natin doon kay Villarta na kiluhan yung sa rice mill. So, stay tuned in this video. Negosyo, no? Andiyan na yung ating buyer, no? From Sir Kabaya, no? 140. So, 140 po yung kuha nila, no? So, gagamit na po tayo ng digital na kiluan. So meron po silang nilagay na parang tripod na bakal. So siguro ibibitay na lang ano na siguro. Sasabit na lang yung ano. Okay. So bago po ito mga ano kanegosyo, no, may dala-dala sila sa lang ano kiluhan. Tsaka maganda yung weather ngayon kasi hindi masyadong mainit. Hindi mahirapan yung mga baboy natin. So ilang kilo yung crates? 36.8. 36 sir? 36. Opo. 36 natin yung ano. So 36 yung crates o yung lalagyan. Anong ko ba? Handa ko kayo mabasrukan ka naman karun ko. Tandaan Jim ha yung ano Jim. Markahan na lang siguro may marker ka mo. Markerin lang mabilin. Jim, markerin daw Jim. Asa ito mabilin, Jim? Oh. Ala, hindi yung mabilin. Ano? Hindi niya ito kwa. Asa ito hindi niya kwa ang ibos? Kaya na. Jim, katawang ano Jim mo? Na. Pero may isa ka na ano ba? Si Matalang ba? Kung mali. Asa to dapat kina Jim? So yan ang mga kanegosyo, no? Kukunin na. Ariyo, ariyo. Malik ni, malik ni. Ariyo. Ayaw. Tanggalo tala ming bingkir, sir. Ha? Oh, si? Opsa, Jim? Tatlo ba yung naka-drinker? Hindi na siguro, tindugan na siguro sa audio. Ah, hindi na Jim. So tatanggalin na lang yung mga ano kanegosyo, no? Yung drinker, no? Kasi ano?
Ang dala na, condemn na. Ayan mga negosyo. Jim, ano Jim? Record Jim. So yun ang baboy natin is... $1,170. May nosan pa na yung ano na. $1,170 yung ating unang baboy. Second ano na tayo. Second natin is 116. So 80 yung ikalawa natin kanegosyo. 80. Ating pang tatlo na kanegosyo. Kaya dua? Isa? So yung ikatatlo natin is 121 yung ating katatlo. Ay, hindi na magtindog. So ito yung pang-apat ni Jim, no? Pang-apat. Pang-apat is 122. So 122. 6. Kalima natin. $116 yung ating kalima. 80 kilos. Murag, dutan ako na 145 at ilang ano ni kuha nila dyan. Tapig taba, talagang tabato ko 145. Wala ba? Ano ko na, inot ko na si ano mong good? Si wala, langanin na. Langanin o. Nakaabot ni, walang ganay. So again guys, no, welcome to my channel. So nabenta na natin yung ating fourth batch and unluckily, no, sa out of 10 po mga kanegosyo is 6 lang po ang nakuha ni Sir Kabayan, no, because of merong isa doon na hindi makapasa, no, dahil sa aminente kanegosyo, dahil sa skin niya na puno ng gagat ng lamok, no, and yung pahabol sana na 7 isang kilo na lang sana, no, para umabot ng 80 kilos. So honest naman tayo mga kanegosyo, no, about live weight ng ating pong mga baboy. So hindi siya umabot ng 80 kilos. So nasa ano lang, no? I think, no, ayun, 79 lang siya. Okay, so hindi siya nakuha, no. So pag mga loading pala mga kanegosyo papuntang Luzon, no, galing dito sa amin sa North Cotabato, kailangan yung minimum na weight is 80 kilos. And then yung ating pong yung iba, hindi siya nakuha kasi nga mayroong kagat ng lamok. So abot sana siya o sobra siya ng 80 kilos, pero since nga strict sila, no, sa in terms sa inspection ng ASF, no, kasi dadaan pa sila ng Davao, no? So mayroong mga inspection na kailangan, no, tinitingnan yung katawan ng baboy pag may lamok, pag may kagat ng lamok. So hindi nila automatic, no, parang sabi nila nire-reject at pinagpalagay agad na merong ESF. So yun po, no? So nakita niyo po, ipa-flash ko po dito yung overall na income natin, no, sa 6 na yun, no, o yung kit, yung benta nun, no. So nasa mga 69,000 yun siya, no? So ito yung total kita yun. So ang live weight noon mga kanegosyo is kuha nila is 140. So
So 69,000 plus yun, okay? So syempre may natira tayong 4 out of the 10 kasi kinuha 6. Okay, so yung dalawa makanegosyo, for information, kaya matagal ako nakapag-vlog, no? And hindi po ako gladly, hindi po nasalanta, no? Itong sa amin sa North Cotabato with Bagyong Odette. Okay, so yung apat na natira mga kanegosyo, yung dalawa po doon is inihaw ko po, no? Kasi binyag po ng anak ko. Okay. So for 8 years, no, kung hindi niya tatanong mga kanegosyo, tayo po ay ngayon pa lang tayo nabiyayaan ng anak. Okay, so nagpabinyag ako. Yung 80 kilos na isa pinalitsyon ko, no? So yung isa naman is kinatay ko and yung kaldereta tsaka yung pumba, no, which is the very famous in terms sa mga ulam, no. And yun, yung dalawa. So may dalawang natira. Yung dalawang natira po mga kanegosyo, yung isa doon is nabenta, no, ng yung isa nabenta doon. Okay, so nabenta siya ng 10,400. So more or less, no, yung 69,000 na yun, i-plus natin yung 10. So nasa mga 79,000, no, yung total na nabenta natin. Okay? So yung natirang isa mga kanegosyo, hindi siya nabenta nga kasi yun na yung skin niya is maraming kagat ng lamok. Okay? So yung kilo niya is nandyan sa 81 to 85 kilos, okay? So ang desisyon na ko, no, at saka yung may-ari ng baboy, which yung aking bayaw, ano na lang, no, kanegosyo, no, baka gawin na lang namin yung inahin. Okay, kasi babae yun siya. So gawin na lang namin inahin. So may kasama na si Diwata, yung inahin natin. Okay, to make the story short mga kanegosyo, to make the story short or to cut the story, no? So kung nabenta lahat yon, no, ng tag 80 kilos, hindi natin inihaw, hindi natin ginawa ng inahin, no? So more or less, no, nasa mga 10,000 yung ating pong income or ng total sales, no? So yung total expenses ko for feeds is nasa mga 55,000. Okay, yung ating pong biik na binili, that is 30,000. Okay, so nasa 85,000 yung ating rundown ng ating expenses, no? So plus yung ating pong mga gamot, no, charge lang natin ng mga 3,000, so nasa mga 88,000. So i-minus natin yung 88,000 na yon, okay, sa 110 na income natin, no? So more or less po mga kanegosyo is kumita tayo kahit lang man na 20 or 15,000, no? So yung estimated lang natin na profit, no? So I'm happy, no, kasi at least, no, this December is naka-income talaga tayo. Okay, so take note, this fourth batch is F1 breed. So anong mga lesson learned ko sa F1 breed compared sa large white, no? I think, no, F1 breed is very ano siya, very tawag niyan, ano siya, masyado siyang manipis yung balahibo niya, which is kagatin talaga siya ng lamok. Okay, so kailangan na very ano ka talaga, no, very careful ka during night, that lagyan mo talaga ng pagpaalis ng lamok yung mga katol, no. Okay, or better lagyan natin ng mosquitero. Okay, so okay, no, ang lahat po ng mga backyard raisers this December is kumita talaga. Okay, so at least, no, happy, merry lahat. And I made this video this day, December 25. No? And Merry Christmas po sa lahat na aking pong mga subscriber, no. Isa pong maligayang Pasko na pagbati sa inyong lahat, no. And pasensya na po kung matagal tayo nag-upload kasi ang dami po nating tinrabaho. And before I end this video, kikisimpatya po ako sa kapwa vlogger ko po, no. Sila ni Jiggy Villacorta, no? Si Kabagis, yung si Kaoink Oink natin,
no, and si ka farmer, no, si yung ka farmer natin si ma'am, no, ma'am, ano, maraming ka vlogger natin na ano, yung mga na mention ko po na mga kasama ko na ka vlogger na natinamaan po ng bagyong Odette, no, ma'am, sir, no, I am praying for you na sana po, no, makarecover po kayo sa inaanan po ninyo na ano po, in behalf mo sa lahat po nakasama ko na ka-vlogger, sila ni Provincial Life, no, lahat po kami ay nanonood sa inyo, no, sa inyong sitwasyon, no, so kung sana, no, malapit lang kayo, no, we could have help, no, so anong paraan, so gagawa kami ng paraan, no, or gagawa ko ng paraan, I could reach up to you, okay. So I hope, no, palampasan po ninyo, ma'am sir, yung mga dagok na naranasan niyo po ngayon. Okay? So Merry Christmas po sa inyo, ma'am sir, no? And sa akin po mga silent subscriber, silent viewer na patuloy pong nanonood sa channel na ito, maraming salamat po, and Merry Christmas po sa inyo. And sa mga hindi po nakapag-subscribe, please don't hesitate to subscribe this channel. Sa ating po mga nagtatanong sa YouTube, no, nagawa na ito ng sir, gawa niyo po ito, no. Gagawin ko po 'yon lahat ng mga video, mga tanong po ninyo para ma-share ko po sa mga nag-uumpisa pa lang po na mga backyard piggery. Again, this is Jason on Jason TV Negosyo saying maraming salamat. And keep safe, God bless. And goodbye.